Guys, tapos na po ako magpagupit. Tingnan nyo naman ang gupit natin. Ooh. Per hour na po. So, it means per hour yung sahod ko. Hello ka guys! Welcome back to another vlog! It's me, Oliver Kagas. Ka guys, for today's video po ay magtratrabaho po tayo dito sa Botsong, Germany. Yes, kanina po ako gumising mga 6 a.m. Normally kasi 6 a.m. talaga ako gumising. Or, hindi, 5:50, mga ganun. Kasi yung mga 10 minutes na yan, mag-toothbrush, mag-ilamo, minsan maligo, pero hindi na ako maligo. Mayan ako maligo, ha? And then prepare, tapos magtrabaho. Na kasi yung breakfast, pinalitan ko lang yung t-shirt ko ngayon. Kasi iba yung suot ko. Kapag breakfast na, iba yung suotin ko yung mga polo shirt o ganun. Para look presentable tayo, no? Kasi, ano yung mga guest, yung tawag nito, mag-service kasi tayo sa breakfast, diba? So, dapat, you need to look presentable. And then, after nung breakfast, malis na yung mga guest namin. So, nagbisa naman ulit ako ng iba para naman dito sa room. So, mag-ano na tayo ngayon? Mag-linis tayo dito kasi yan, waiting for me. Kasabi daw niya, ay, linisan ko na daw. So, lagay ko lang kayo dito. Maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi. Kumusta po kayong lahat ngayon? Sana nasa maayos kayong kalagayan. And I hope you are still in good shape. Still kicking. I know, nabalitaan ko po ngayon na super init ngayon sa Pilipinas kasi yung ate ko tumatawag sa akin. At ang unang ibabalita niya ay super init daw. Kasi yung ate ko ngayon ay nagkamatisan sila. May kamatis, nagtanis na ng kamatis para kumamunga ay ibibinta, di ba? So sabi niya, everyday talaga daw sila magdilig-dilig kasi super init talaga daw, grabe. Oo, tapos, naging half day na ang eskwela. Totoo ba yun? Like, morning na lang yung may pasok, tapos afternoon hindi na, pinapauwi na yung mga bata ng lunchtime. Half day na lang daw kasi super init, hindi na makayanan kasi may ibang baka ma-dehydrate or grabe talaga yung itlog na nandiyan, ilagay mo na maluto na lang talaga sa init. Yun ang sabi nila, sabi ko, grabe naman talaga ngayon ang heat, no? And please be careful and always bring your payong, a hat, and then always bring your dalhin niyo ulit, water. Magdala ka ng tumbler, lagyan ng tubig, tapos always drink water ha, palagi kayo mag, kasi super init talaga ngayon daw. At dito naman sa amin, mainit na malamig. Sana mainit ngayon kasi kahapon, umuulan kahapon sana lalabas, sana ako punta ko sa city kasi magpagupit ako, no? Umulan man, sabi ko ngayon na lang, buti lang may sunny. So, bilisan natin nagtrabaho dito para makapunta tayo sa city, magpagupit. Tapos hindi ako maglakad, mag-bike ako later si BB Dab. Kung naalala nyo po, ibabike na at gamitin natin yun para makapag-bike-bike lang din tayo sa city. Okay, so let's go. Wait lang, pa-music muna ako. Pa-music mo lang muna ako. Okay, pa-music tayo ng magaganda. Para mas magalahan tayo mag-trabaho. Different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. I'm coming home to you, ooh, ooh. And I know.
life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay cool. Hi ka guys. Ngayon po kukunin ko yung bike ko at saka linisan ko na din para makapagpunta natin doon sa City of Butlas. Uy, ang ingay mo dyan! Andy! Andy! Gugma! Nandyan siya, oh. Andy, here! Nandyan siya, lalabas siya ngayon. O, oh, diba? Baby, duck, duck, duck! Ito yung ano natin mamaya, oh, kasi kapag mag-bike kasi ako, tapos iiwan ko to sa parking area doon sa salon, kailangan ko siyang nakasuse para hindi siya nakawin. Wala natin, pakapag uwi natin mamaya, maglakad-lakad na lang tayo kasi nanakaw na pala, simba ko. At yung ano nito ka guys, natatawa ako ba kasi po, yung battery nito, sinarge ni Egbert kahapon. Kasi akala ko kahapon ako magpagupit at kahapon ko ito gagamitin. Eh, kahapon kasi umuulan konti. As in, umuulan siya at malamig. Ngayon, mabuti ngayon may araw. Sabi ni Egbert, akala ko po magpunta ka na doon, Oliver. Nag-charge pa ako sa battery nito. Walang nangyari. Siya, huwag kang alala, boss. Kalma ka lang. Kalma! Tapos ngayon, gamitin natin. Tapos kahapon mo natawa ako kasi Egbert kasi ka guys, diba sabi ko na mag-bike-bike ako no. Ibus ko to ba, chinek niya yung wheels, yung dalawa kung flat ba yung lugo, ay lugo? Gulong. Kung flat ba hindi, chinek niya talaga, nilagyan ng bagong hangin. Grabe talaga to sila, ay. Grabe na kayo sa akin. Yeah, ano ba? Kasi gusto nila safety ako. Safety yung mangyayari ba? Wala masamang mangyari sa akin. Tinisan ko na to kagad kasi parang nagiging bulingit-bulingit na siya, no? Hindi na siya kaaya-aya tingnan. Parang nawawala yung kulay na red. Kaya kailangan siyang linis, ano? Si Bibi Dap. Bakit po Bibi Dap ang pangalan nito? Kasi po Sundap ang brand. Kaya Baby Dap Dap. Okay na siguro ito ka guys, eh. Yun ang naman ang gawin natin. Yung helmet, hindi natin ito linisan kasi nga malinis naman ito. Wala naman ito sa labas. Wow! So ngayon, mag-prepare lang ako, kuha ako ng jacket ko, tapos maglaga ko ng bag, tapos ready na tayo. Dalhin ko din yung camera kasi po magpa-vlog tayo mamaya while on the way doon at saka pa uwi. Pakita natin, baka may makita tayo mga view kasi po ang ganda na ng panahon ng La Aspe. So, marami mga bulaklak, marami mga taong kumakain ng ayon, sakakaengit din minsan. Sabi ko din talaga sa kanila, no? Tingnan nyo po saan yun, naglalaro na namang kahoy. What are you doing here? What are you eating in the outside of Germany, ha? Hoy. Akin na yan, be. Adi, give it to me, ha? Andi, makinig ka naman minsan sa akin. Hindi ka na nakikinig sa akin. Nanda. Akin, halil. Come here. Ah, iwan kita, ha? Iwan. Comes to meet. Ah,
pag sabi ko na kumstumit ka, parang lalaki yung ano niya, yung dalunggan. Yung ears. Kumstumit? Kumstumit? Come! O, oh, diba? Sabi ko sa inyo. Hi! Adi, live da! So, mag-ano na tayo ngayon ka, guys? I-ano na natin to. Si Bibidap. Wait lang. Before tayo alis, sarado ko lang muna to. Dadala pa tayo ng susi nito para mag-ano natin. Try ko lang kung tama ba itong susi na to. Tama naman. Tama ba itong ginagawa ko? Guys, parang nalilito na ako ngayon dito. Helmet, mag-helmet tayo kasi baka ano mangyari sa atin sa daan, hindi natin maalaman. At least may protection tayo. So, let's turn on. Hindi ko makita. Wow, full charge na full charge. Sinasabi ko naman. Wait lang, mag-try lang muna ako dito sa bahay. Itry, balik lang tayo. Itry na natin kung ano kung mangyari sa atin. At least yung papanigurado, alam natin. Wait lang, parang may something. Hindi dapat ganito. Yung lagayan ng susi ko pala. Mali. Dapat hindi dito nilagay. Kasi parang naano sa paa ko. Andi ha. Egbert, is that Ristesh here? This who's here, right? Huh? I-try natin ulit kasi parang naluloka ako dito sa... Uy! Marunong ba talaga ako mag-drive or ano ba to? I-try natin ulit ka, guys. Yan. Kasi parang si Andy parang palaging umiiyak-iyak. Ay, hangin pa. So tara na. Ano na tayo. Biyahin na tayo ka, guys. Yan po. Ayan po, ito ay naka-turn on na yung power niya. Ayan. So kung gusto ko siya na very ano yung tawag nito. Ito ay 1, 2, 3. Kung gusto ko talaga na mas mabilisan, gawin nating 3. Kapag ano yung daanan, yung pabundok talaga. Kasi electric bike man ito. So, ito lang yung plus, minus na naman natin. Okay, so, let's go. Dito tayo dadaan, oh. I-ano na natin itong garahe na to. Para makadaan na tayo dyan. Ka, guys, andito na po ako sa X-Hair Salon. Wala to appointment. Ito kasi yung salon dito sa Germany, sa amin na hindi mo na kailangan magpa-appointment. Tapos yung isang salon dito pa sa amin, kailangan na appointment. Parang ano no, ayan. Kailangan na appointment. Dito kasi hindi na kailangan, so dito tayo pumunta. Medyo malayo to dito. Palagi naman tayo talaga dito nagpapagupit kasi kilala nila ako.
Kilala nila ako. Ako ang suki dito pero walang discount. Ano to? Ha? Charot lang. So, kailangan ko lang susian ito. Kasi baka, hindi natin alam. Alam ko walang gumagalaw nito pero for the safety reason, kailangan ganun. So, pasok na tayo sa loob. Ayan, dyan ko lang po siya, diba? Ano, pinarada. Cute naman ang bike ko, eh. Ayan, oh. Dito ko siya pinarada ka, guys. Ayan. Ka, guys. Tapos na po ako magpagupit. Tingnan nyo naman ang gupit natin. Ooh, diba? Dati kasi nung last time na napagupit ako, last month, mga March yon. Super, ano dito, super parang wala ng buhok ngayon kasi sinabi ko na 3-3. So, alam na namin kung anong size ng gupit ko. So, anong size ng paggupit ba, 'di ba? So, kwento-kwento tayo mamaya. Punta muna. Punta tayo ngayon sa Core Park. And then doon tayo mag-standby, maghanap tayo nitong mga bulaklakin. But before that, kunin naman natin yung ano, mukhang bata naman ako, mukhang tao na talaga si Oli. Tapos na mag-helmet pa tayo. Helmet to dalihitan. Ka guys, papunta po tayo ngayon sa Core Park doon. Pero nag-stop muna dyan kasi po may dadaan na train. Kaya sinirado muna, i-close. Kaya tingnan yung dalawang tao dyan. Oh. Tatlo pala, may isa sa kabila. Hintay-hintay. Tawa ko kanina ba? Kasi po, nag-bike ako sa gilid ako dumadaan. Which is, hindi siya pwede. Pwede siya, pero hindi pwede. Ano mo yun? Pwede siya na hindi pwede. Kasi gilid po ako dumadaan. So, kaya kanina kapag mag-pass over, overpass, pass over, yung mag, sa ibang bakod ba, magdaan ako. Kaya kapag magpunta ko sa ibang bakod na may sa gitna sa nakasada doon sa lane, kailangan kong maglakad. Bitbitin ko yung itong bike ko para po maano siya mag-stop ang mga sasakyan na ano ba. Kasi kapag mag-crossover ka kasi tapos may bike ka tapos nag-drive ka ng bike, dapat hindi pwede daw yun. Kailangan mo siyang maglakad tapos bitbitin mo yung bike para tawag nito para mag-stop yung mga sasakyan. Mag-stop na naman mga sasakyan pero kapag may mga tao na very malicious or yung mga ano talaga mapapagalitan ka. Kaya alam mo naman kapag pagalitan ka yan, I think paparating na po yung train. Picture-picture si auntie, oh. Yan, may train. Wow! So, buksan na po yan. Yung train po pala ka, guys, papunta yan ng Ziegen. Ayan, oh. Yan. Wow, bukas na siya, oh. Wow! So, let's go ka, guys. Wait lang. Ka guys, nandito tayo sa Core Park. Ayan po. Ayan. Uy, andyan ka pala, bibidap. Pero, hindi pa po ito nag-blossom. Itong cherry blossom. Ayan, tingnan nyo po, oh. Ayan, kunti na lang, di ba? Nakita nyo po, oh. Wait lang, be. Kita nyo ba, ka guys? Super kunti na lang, no? Mag-blossom na siya. Isang araw or dalawang araw na mainit. Di ba, mabilis yan. So, tingnan nyo ang kapaligiran ng Core Park. Ang ganda, no? Oh, tingnan nyo po. Wow! Clean and green. Ang bansang ito. Alam nyo po, kapag magbo-blossom na talaga ito, super lahat na talaga yan. Mapupuno talaga. Pero, naghihintay talaga tayo, kagas. Pero, hintayin pa rin natin to. Baka this week to, kagas. Basta mag-araw lang siya ng dalawang araw. Nako, wala na yan. Tapos na yan. So ngayon naman punta tayo doon sa taas. May ano doon. May tawag nito.
May puno doon ba na puno ng bulaklak. Puti ang kulay. Hindi siya cherry blossom. Basta puno lang siya na namumulaklak siya ng puti. Naglalakad lang tayo. Bit-bit ko lang to si Bibidap na to, no? Ay, mag-bike-bike pala. Ako doon. Oh, wait lang. Ito. Ito na po. Nag-green-green na talaga siya, no? Oh, tingnan niyo po. Wow. Wala, ano kayo pangalan nito? Ang ganda nito, oh. Itong puti na to. Oh, tingnan niyo po. Wow. Super nice. Ito naman ay yellow. May tinik-tinik siya na kunti ka, guys. Oh, may tinik-tinik siya, pero huwag mo niyang galawin. Baka matinik ka. Iiyak ka na naman. Ito yung ibig kong sabihin ka, guys, no? O, tingnan niyo po. Kulay puti. Puti. Tapos, ano lang siya dyan? Kung nalala niyo po, dyan kami nag-picnic ni Harvey. Dito po talaga. Dadala pa kami ng makakanin noon that time. Makakanin na mga Pinoy. Nag-order kami online sa Facebook. Dito talaga yun ka, guys. Tapos, ayan. Ang ganda nito, oy. Ang ganda nito ba? Wait, tabi. Amoy natin. Ang bango. Ano pala to ka, guys? Ay, cherry blossom pala to, pero puti lang ang kulay ng kanyang bulaklak. Tingnan nyo, no? Amoy na amoy mo talaga. Wow. Ang ganda ka, guys, oy. Ito pa. Sa kabila pa ito. Ganda, no? Kapag spring talaga, no, naglabasan ang mga bulaklak. Pagkatapos ng spring, wala na yung mga dahon na lang yan. Wala na ang bulaklak, guys. Dahon na lang. Ito, dahon. Ito, may dahon na din siya. Oh, ayan, oh. Ito lang maiwan soon ka, guys. Na ito, wala na. Kasi po, mamumunga kasi siya. Alam mo bakit may bulaklak dyan? Kasi babunga siya. Diba? Ganda, oy. So, puno talaga siya na full of like that. Char, full of like that. Oh, ganda. Ka guys, influencers be like. Iwan yung camera dito tapos mag bike ako doon. Sana hindi mahulog ang camera kasi kung mahulog to, wala na tayong pagkakita. Charot lang. Wala na tayong pang driver's license. Diyan lang kayo. Malapit ako na hulog doon. Basura na to. Oh. Alam mo yung may nakita ko sa TikTok, ha, guys, ba na nagbike-bike siya, tapos nag-TikTok siya, kumakanta siya. No! No, man. Alam mo yung nangyari, ka, guys, ayan na nabunggo. isa pang drive, ka, guys, kasi nga influencers be like man daw to. Ayan na siya. Wait lang. Ang ganda, uy. Dito ka mag-biking or mag-jogging ka, guys. Nako. Mas gustuhin mo talaga everyday. Ah, dito pala ako nag-jogging last time. Nung before ako na nakagat ng aso, kung naalala nyo po, dito ako nag-running, tapos dyan ako mag-exercise talaga dito. Super maaga yun. Pero simula nung nakagat ako ng aso, parang na-trauma. Na ano na ako doon, ang nangyari ay doon na lang ako sa kwarto ko mag-exercise, nag-ano ng dumbbell, magbuhat-buhat.
O parang, iba kasi no, kapag matruma ka pala, na ibang impact ng matruma ang isang tao kasi po dalang-dala mo siya. But I'm still fighting for it. Sana this year na mag-summer ay mag-try ulit ako na mag-jogging na naman para ma-fight ko yung mga traumatic na nangyari sa atin, no? Kasi hindi pwede na mabuhay tayo na may trauma, mabuhay tayo na may takot. Dapat hindi daw ganun. Maniwala ba kay ganun ka, guys? Please comment down below. Hi! Ay! Andyan pala kayo ka, guys! Naiwan ang camera. Ayan, dito po tayo sa view namin. Look at my view ka, guys. Yung view ko po ngayon ay nagiging view nyo na rin. Kasi po, kapag wala yan, wala tayong view. Eh, walang view, Tiful. Dahil po, andito ako, kaya nagiging view, Tiful. Wow! Ang ganda ng kalangitan. Ang ganda mag-bike-bike. Na-miss ko na rin po mag-biking kasama sila. Busko to. Kaming tatlo. Hindi namin sinasama sa Andy kapag mag-bike kami kasi po maingay. Yung ilagay namin siya sa may yung karton-karton. Yung ano, box ba, na para sa aso na ano lang, ikabit-kabit lang namin siya sa sakyan sa bike. Mag-aw-aw siya palagi kaya na parang feeling ko ma-disturbo yung mga tao makarinig, no? Na-miss ko yun kapag yung hook summer na talaga, hook summer, yung very nasa middle na talaga ng summer, gagawin namin yan ulit ka, guys. Kasi po, yung biking kasi kapag kaming tatlo, parang din siyang nagiging family bonding din namin. Oo, mangyayari po yan sa pagbabalik. Wait lang, kasi ang dami po nagme-message sa akin, ano na ako, mamaya ko na kayo replyan. So ngayon po, dito lang muna pala tayo kasi ikwento ko pala sa inyo ang nangyari sa buhok ko. Oh, ayan po ha. Sabi pa ng babae ba kung gusto ko ba daw magpa-wax, lagyan ng wax or gel. Sabi ko wag na lang kasi po maligo man ako after. Pagdating ko sa bahay, maligo na ako. So, pagdating ko po doon, alam na ng babae kasi siya yung ako yung suki niya, siya din yung po yung suki ko na siya dapat ang maggupit sa akin. Opo. So, dati kasi nung ginupitan niya ako, dito, 'di ba, yung parang makita talaga skin na wala na yung buhok. Kasi 1 'yun ba, 1 ang size. So ngayon, pagdating ko doon, oy, siya yun, sabi, halika na. Pasok ka na dito pagdating ko doon. Sabi niya, alam ko na anong size ang gusto mo, number 3. Sabi niya, "Oh, yes po. I-try na 3 na talaga kasi dati skin na makita pangit siya." Oo. Sabi pa ni Oliver, huwag masyadong yung buhok ha. Yung dito daw kasi hindi daw maganda. Sabi ko, tama din boss. Feeling ko din hindi talaga maganda. So ayun, parang alam na niya. At saka nilagyan pa ito ng nakita niyo ba yung linya dito? Alam niyo po, kapag siya ang magupit sa akin yung babae, super pinagtiisan niya talaga na pagandahin ang gupit. Kasi sabi niya, dong, sa gupit ka na talaga, mabaho para magiging gwapo ka. Yung mukha mo, yan na talaga yon. Sa buhok at sa gupit, babawi ka na lang. Sige, ha? Wala kang respeto, ha? Hindi, kasi yung katabi ko, na ako doon, nag-upo na ako doon mga 10 minutes na ako. Tapos, nung 10 minutes na may dumating na German, lalaki ang nagupit sa kanya. Turkish, kasi yung may-ari doon is Turkish. Ginagano lang paggupit ka guys, yung naggupit sa kanya, yung Turkish, ganun, ching. 5 minutes tapos na ako, 10 minutes ako doon ako, nag 50 minutes na lang, hindi pa ako tapos sa kanya, ganun, ching, tapos bayad na. So, ha, ang bilis naman nitong matapos sa kanya. Oy, sa akin mga 20 minutes din talaga yung bago natapos, and then same lang naman ng bayad, same lang siya ng bayad, 21 euro na dito, ang mahal na dito. Ay, tapos yung babae kasi sukiin na niya ako, suki ko na din siya na siya dapat ang magupit sa akin. Pagandahin niya talaga, matitingnan niya yung kung anong-ano doon, tingnan niya talaga like, alam mo yung gusto ko yun, yung titingnan talaga na para magiging comfortable at saka satisfied yung guest. Ganun siya. Pero yung katabi ko, si Boskuan din dyan yung nagpapagupit. Sabi pa niya sa akin, tinanong niya ako ni Obi ba, Oliver, kapag magupit ka ba doon, Oliver, mabilis ka bang matapos? Sabi ko, matagal boss kasi po, tinitingnan talaga
sorry, ng babae ba? Check-check niya talaga, check-check niya talaga kung saan ang mahaba, saan yung hindi, para pantay. Sabi niya, alam Oliver, ako wala pang 5 minutes, tapos na, ganun-ganun lang nung lalaki. Bayad na, na-same lang tayo ng price. Sabi ko, aw, siguro din boss, bakit ganun? Kasi yung buhok ng mga German or sila, maiksi. Yung hindi masyadong mahaba ba at hindi makapal. Sa atin, ang mukha man natin makapal. Sa atin, yung buhok natin ay makapal man, di ba? Kaya kailangan talaga siya, ganun-ganun talaga. Kaya matagal siya matapos. At saka gusto nila na satisfied yung guest. And then maganda din talaga ang ratings nila doon, ang reviews. Kaya doon ako palagi nagpapagupit. At mga mababait pa ang mga tao doon. Mga Turkish man yung mga employees doon. Mga babait ba? Hindi ka maano ka guys. So uwi na lang ako ka guys. So, malamig naman eh. Kasi po pagdating ko sa bahay ngayon, magligo muna ako kasi parang makatikati na dito. Oh. Hi ka guys. Nandito na po ako ngayon sa bahay. At nilakad ko na din si Andy pagdating ko dito. Kaya medyo ako, pawis pa at hindi pa ako naligo. Kaya medyo makatikati pa dito ko. Oh. Hindi pa ako naligo. But before ako maligo, naalala niyo po ba sa na sinabi ko po sa vlog dati na pang April ay meron tayong bagong kontrata dito sa hotel nila boss. Kasi yung old contract ko na, which is magtatrabaho ako ng 10 hours per week, ay tapos na po yun. So ngayon po ay per hour na po. So it means per hour yung sahod ko. So for example, isang araw maka 5 hours ako. So per hour ang sahod noon. So meron tayong kontrata dito. So ano ba? Excited kasi ako kasi I'm so happy na finally meron tayong kontrata. So, 'di ba? At alam mo naman kapag per hour yung sahod natin, ay nako, kapag malaki ang sahod sa Germany, malaki ang tax. 'Yun lang siya. 'Yun lang po. Marami mga deductions. So, nakalagay dito sa contract Oliver Kagas. Okay, Oliver Kagas. Lang. So, dito na ako magtatrabaho sa Hotel Burgos Zeben sa Badla Aspect kay Ove Gimmick. Kay Ove? Ano ko? At kay Egbert dito. And at yung student loan ko, yung per hour na sahod ko ay nakalagay rin dito kung magkano. So, sa akin lang po iyon. Hindi ko na po siya isishare sa inyo. Pero kapag pilitin niyo ako, baka ma-share ko yan. And ano pa dito? Yes. Nakalagay lang po dito sa amin ka guys na 5 hours per day. 5 hours per day yung tawag nito. 5 hours per day yung magtrabaho ko sa hotel. At saka, hindi siya 1 week, kundi 5 days per week. Meron akong 2 days off. Oo. Pero, nakalagay din dito ka guys. Kasi naka-German kasi dito, no? May nakalagay din po dito na pwede din ako maging 6 days mag-work ako kapag kailangan ako ng mga boss ko sa work or maraming guests, maraming tao, maraming trabaho sa bahay. So, pwede maging 6. Pero, ang ano talaga dito, minimum 5 days dito. Oo. Pero, nilagay nila yung 6 days para pang ano siya ba, para for emergency, para alam ng sa kontrata natin. Kasi yung kontrata kasi nito, pinaka-copy na to siya. Sinend na po doon sa Auslanda Behold or sa Foreign Authority. Sa Foreign Authority kasi po, kailangan po yun dati, diba? Kapag mag-ano din ng visa, kailangan ng kontrata na meron talaga tayong employer dito sa Germany. Kasi hindi ka bibigyan ng visa kapag wala kang kontrata. Iwan na, number one, ano yun siya, requirement. So, ayan, nakalagay din po dito. At saka po, kapag gusto ko din po pala magtrabaho sa ibang hotel. For example, habang minijob ako or for example, morning ako kina boss, afternoon ako doon sa ibang hotel or sa hindi ba hotel or restaurant ba, kailangan kong i-inform ang Auslanda Behörde. Nakalagay din dito, kailangan silang i-inform para pagsabihan nila yung Agentur for Arbeit. Yung Agentur for Arbeit ay para siyang Department of, ano ba yun? Department of Labor. Aha, yan. Kung saan sila yung magbibigay sa atin din ng kontrata.
na pwede ako magtrabaho doon sa ano kung meron tayong capacity. Hindi ito basta-basta din kagas na ah, sa trabaho ka lang, pwede ka din doon, bigay ka ng, bigay sa lang kontrata sa'yo. Hindi, pwede, hindi ganun ka guys. Pwede ganun. Ay, pero lahat naman kasi mga tao dito ka guys, it's either German or not German or foreigner. Kailangan talaga pumunta ng Agentur for Arbeit kasi para sila yung mag, kung ano mamangyari, kung ano mga kabalastugan, sila yung magtutulong sa'yo. Di ba, para sa atin ba, Department of, yung dole, yung gano'n. So, sila, no, dito naman, Agentur for Arbeit, correct me if I'm wrong, but kailangan po yun, para malaman din yung, kung saan ang magtrabaho, mga minijam natin, para protection. Oo. So, marami pa nakalagay dito ka, guys, and, kailangan, nakapirma, nakasignature na pa po pala si, sila boss nito. So, ang hinintay na lang ng signature ay akin. Sabi ko kina boss sa boss, may ako lang to signaturean ha. Kasi i-vlog ko muna to boss. She, it's okay, Oliver. Take your time. Okay. Pero kailangan na bukas, tapos na to. Pero ngayon, tapos na natin. Hi! Thank you, Lord. Thank you, God. Kasi, may trabaho ulit tayo. At saka, hindi na ako masyadong mag-worry kung malaki ba ang sahod or hindi. Kasi, mas malaki ang sahod nito. Unlike sa old. So, hinihintay ko na talaga yung mag-April na kasi po doon lalaki talaga ang sahod niya. So, parang hinihintay ko na lang talaga siya. But, alam mo naman, kapag lalaki ang sahod kasi per hour yung sahod natin, then, mas maraming trabaho kasi per hour din siya. So, ang hinihingi ko na lang talaga ngayon ay bigyan tayo ng strength ni Lord, no? Na siya talaga bigay sa atin ng lakas para makayanan natin at matrabaho muna tayo ito lahat. Basta maging masipag lang tayo at hindi tayo magreklamo, oo. Hindi naman ako nagreklamo, no. I'm sharing. Kailangan ko siya i-share para mas malaman niyo. Kasi kung hindi ko i-share, hindi yung malaman. Kung private-private natin, di ba? Ganun lang naman yun. So, every time we need to share, huwag na, yung iba kasi nga misunderstood, ah, reklamo ka dito, reklamo ka doon. Eh, yan naman trabaho mo. Hindi siya reklamo. Kung hindi, nag-share ako para mas malaman ninyo. Para may idea kayo ba? Oo. May idea. So, share your ideas lang. Mm-mm. And, ngayon, meron din ditong kalagay, ay, sinabi para ni boss kanina, kasi tamawag siya sa Auslanda Behorde na, kapag gusto ko magtrabaho pala sa ibang hotel, kailangan kong pumunta na Agentur for Arbeit, at hindi din siya basta-basta pala, kasi foreigner ako. I mean, hindi ako German pass, wala akong German passport, yung ganun. And malalaman natin yun ng, sa other vlog na naman siya. Kasi ito po kasi is contract signing. Wow, parang pa-Star Magic. Ito, contract signing. Star Magic ang pay kasi may pa-contract signing po tayo. Sabi ba na lang, may comment ba? Oliver, dapat kapag mag-contract signing ka, mag-live ka ha, para, ano, parang pang Star Magic man, mag-live talaga. Siya, ha? May ganun palang nangyayari. But happy ako kasi daming naka-ano ba, ang ganda ng idea. But hindi natin mag-live, i-vlog na lang natin. So, tawag nito. Thank you talaga. At sa yung mga prayers niyo po ka, guys, maraming salamat. At ito po, mas makatulong patay sa kapatid natin. Alam mo, mga emergency, mas makatulong patay doon, pang pambili nila ng mga pagkain, bigas, di ba? At least may tutulong sa kanila. Unlike, so wala talaga tutulong. Oo. Kasi ito naman ginagawa ko. Lahat, yung pagod, trabaho ko, sakripisyo ko. Hindi lang naman to para sa akin. Kung hindi, para sa family ko back in the Philippines. Kasi nga, di ba? Wala kaming parents na. So, ako parang tumatayong breadwinner nila na kapag, alam nga na kapag mga emergency, yung ganun ka guys, I'm always there na tutulong, na wala nang pag-alinlangan, tulong agad basta pag mag-emergency na. And then kapag may extra pera na naman ako, for example, yung feeling ko ay pwede itong may extra income ako ngayong buwan na to. So binibigay ko doon, pambili na lang bigas, lahat mga kapatid ko. Lalo na sa mga kapatid ko na may mga anak, kasi po mahirap talaga kapag may mga anak, no? Tapos nag-aaral pa. Unlike ng mga kapatid ko na single na may mga trabaho, so hindi ko masyado silang binibigyan. O kasi kaya na ang sarili nila, kasi wala silang pinapakain, sila lang. So yung may mga pinaparuiti ko, yung mga kuya, ate ko na may mga asawa at anak, kasi yun na binibigyan ko. Kasi I know the feeling na may anak. Tsaka alam na talaga, tsaka
papakain ka pa, marami kayo sa isang bahay, tsaka mag-aral pa, bahid pa sa school, so alam ko yung feeling, so make sure na nagbibigay ako kahit kunti. At tsaka din, di ba, nagpa-aral din ako sa Pilipinas, saka ng college use ko, first year, mag-second year na pala ngayong pasukan kasi malapit na mag-summer, di ba? So now is the beginning of my life, ha? Beginning of my life. Mag-signature na po. Tapos na. Hindi ko na pinakita sa inyo. Thank you, Lord! Maraming salamat po talaga, Ginoo. At nakalagay po dito sa kontrata ko dito ay 3 years. It's because, bakit 3 years dito? Kasi po, 3 years din po yung visa ko. But, I can extend. Kapag mag-extend yung visa ko, pwede rin siya extend. Sabi ni Boss, ang kontrata na po na ito. Okay. Sabi ni Boss, walang problema yung libre. Basta ang mahalaga ay importante. Basta ang mahalaga ay dito ka sa amin. So, guys, I'm going to end this vlog. Kasi po, kumakati na talaga yung katawang lupa ko. Maligo ako ngayon. Please, don't forget to like, share, subscribe. Stay zen, stay safe. God bless us all. This has been Oliver Cagas and Dan. Cheers!